mo yung totoo. Magpakatotoo tayo. Okay, game. Huwag peke. Game. Go. Sir, sisimula. Bakit ka nawala? Nawala ako kasi... Simula nung una nating problema. Kwento mo. Huwag mo ikwento yung kung ano yung dahilan na kasalanan mo kasi ayoko rin banggitin. Teka, kailan mo siya nawala? Anong date o? Ano yan? December 19 after Christmas party, hindi na siya umuwi. Oh, asa kayo December 19? Hindi. Basta ako, may problema kami ni Pacboy. Okay, ayoko naman banggitin kung ano man yung ginawa nito. Kaya kung mapapansin nyo, puro bash ako sa social media na hindi ko sinasagot. Naglabas lang ako na, ay may boyfriend na ako, naglabas lang ako ng ganun. Wala eh. Doon ako naging masaya eh. Kumbaga, si Pacboy sa side niya, nung time na yun, siguro masaya siya. Tapos ako, bumira ako nitong January. Sige, masaya na ako biglang. Ito na yung kasiyahan ko. Ikaw kasi ang problema sa'yo, hindi ka nagpapakita sa social media. Yun lang yung problema. Hindi ka nagsasalita. Kaya iniisip nila, depressed ka dahil sa akin. Dahil dun sa nangyari sa amin ni Tapang, eh, kailan lang naman pumasok siya. Kaya nga. Pero, actually, mga idol, kasalanan ko naman din talaga. Kasi nung mga time na kailangan niya ako, yun na nga, yung nasa ospital siya, wala ako nun. Halos inumaga na ako pauwi nun. Pero, ang totoo nun, kahit nagalit siya kasi yung time na nasa ospital siya, walang kasama yung bata dito sa bahay. Oo, hindi, huwag natin ano yan. Hindi reason, yung sa pagbo-boyfriend ko naman, hindi reason yung mga kasalanan mo na dahil nawala ka nung New Year, hindi yun. Teka lang ah. Okay, yung mga nangyari noon na sobrang stress na ako, na-stress na talaga ako na hindi ko na nakayanan, hindi na nakayanan ng mental health ko talaga na lagi ako na hospital, di ba? Yung time na yun na yung nagkaka-problema kami ni Pacboy na... Actually, mahal namin ang isa't isa. Pero, walang kami. Kumbaga, ayaw lang namin pangunahan yung panahon siguro. So, parang tingin namin, nagkakapaan pa kami ng ugali. Tingin ko, may naantay siya na gawin ko para ma-fulfill siya na maano, sige, maano? Okay na to. Maano? Teka lang, maano? Basta yun yan. Nasabi ko na. Maano? Fulfill? Ano yung fulfill? Mapuna. Ah, fulfill. Okay. Kumbaga, kunyari, parang may naantay siya na bagay na i-improve ko sa akin. Pero tingin niya, hindi pa niya nakikita. So, parang... Ganun. So, waiting tayo doon hanggang dumating tayo sa point na hindi na kami magkasundo. Actually, may mga away kami na tago. May away din naman kami na nakikita nyo. Ngayon, kaya kami magkasama ni Calvo. Yan, kasi para ayoko nakikita siya na ganyan, na parang nahihirapan. Kasi, nung hindi na siya nagpapakita, eto ha, lilinahin ko lang, nung hindi na siya nagpapakita, wala pa si Tapang noon. Wala pa sa buhay ko. Kumbaga, Ayun nga, akala ko hindi na siya magpapakita, hindi siya magpaparamdam sa akin kasi ayaw mo nang umuwi, wala naman akong ginawa. Kung siguro, kasi masuwit ako minsan eh, sobrang strict ako sa bahay, di ba? Kaya siguro nagkaganon din to si Pacboy. Pero yung may bagay kasi siya na hindi niya talaga maiwasan, kaya sa utak ko parang sakit-sakit na parang ano bang kulang, ano bang kailangan kong gawin para itigil mo yung ganitong bagay. Parang, ayun, napagod na ako na parang yung binibigay kong love, hindi worth it, yung binibigay kong payo, hindi tumatalab, hindi ko na alam gagawin ko. Eh ngayon, may dumating sa buhay ko na parang, sige, subukan ko. Okay. Yun. Pero yung pagmamahal ko kay Pacboy, hindi nawawala bilang pamilya. Pero hindi mo naman ginamit talaga si Pacboy. Kasi maraming sabi, ginamit mo na si Pacboy, nagpaka-famous ka lang daw after nun. Eto ha. After yung mag-4 million, parang inimaw mo na si Pacboy sa hindi ko kasalanan kung dumami yung followers. Pero nung una pa lang, na nakilala ko si Pacboy, nagbablog na ako. Sa YouTube ako noon, di ba? Nung nag-collab kami ni Pacboy, nung nasa inyo siya, pumunta ka dito, di ba? Hindi natin expect na puputok yung vlog natin. Masyado ako naging kampante. Yan. Siguro masyadong... Siguro, pakiramdam ko, parang tumaas ako, lumaki ulo ko, gano'n.
parang, ay hindi ako iiwan nito. Baga, parang kaya-kaya kong kontrolin lang. Mas lagi mo pa akong tinatakot na aalis ako dito. Lagi mo akong ginaganon. Guys, yun yung totoo. Lagi mo akong tinatakot na aalis ako dito, aalis ako dito. Kasi mabunga nga ako eh kapag ka nakakita ako ng ano, ng yung pagpasaway siya, mabuingay ako eh. Eh siguro na ano rin to, narindi rin. Siguro ano, hindi ko mga, yung mga panahon na yon hindi ko pinahalagahan yung pagmamahal na ito. Yumabang ako. Kumbaga, Hindi ka yumabang na ano, yung mayabang ka, ganto ka, hindi ka ganun. Kumbaga, naging kampante ka lang. Naging kampante ka lang na, ah, hindi ako iiwan nito. Parang ganun. Daw bibitawan nito. Kabisado mo na ako eh. Mm-hmm. Ah, parang isang suyo ko lang dito. Ganun. Yun, masyado ka naging kampante. Ayun, gusto ko lang din mag-sorry kay Pacboy. Kung ayun nga, kung gusto ko rin mag-sorry sa inyo, alam ko, nasaktan ko yung feelings mo. Ngayon lang, alam mo yan, ngayon lang ako ganito. Hindi ko rin alam, parang biglang boom, biglaan eh. Siguro sa sobrang saya ko, hindi ko na namalayan na nasasaktan ko na pala si Pacboy. Pero wala ka naman sa ano eh. Kung tutusin, guys, wala naman siya sa estado na, ay, dyan sa point na yan, hindi siya darating sa point na yan, kung naging... Nagpakita ka? Hindi, kung siguro kung inayos ko, kung siguro yung mga panahon na yon, yung problema namin na yun, kung siguro inintindi ko siya, and then siya naman, noong time na wala ako, ang naging comfort zone niya is yung nandun siya sa Cebu. And siguro si Boy Tapang yun nandun that time na stress siya sa akin. And tingin ko ano, napagod na rin siya. Naiintindihan. Paulit-ulit ka noon. Yun na, napagod na siya. Napagod ka na rin. Kasi tumakbo kayo. Parang napagod ka na rin din. Hindi, sa totoo lang. Napagod. Nung, sa totoo ah, nung nakita ko yung live nito, kasi hindi ako nagkulang eh. Lagi kitang kinokontak araw-araw, di ba? Wala pa ang Tapang, araw-araw kitang kinokontak, nasan ka, umuwi ka. Di ba? Pero anong ginagawa mo, Dedma? Ito, sa loob ng one yun yung magkasama. Ano man sa'yo, Pacboy, na yung Cherry White na yun, yung magsisimula siya ulit na hindi ka na niya makakasama. Kumbaga, parang magsisimula ulit kayo sa umpisa. Ano, totoo naman kasi niyan. Kaya naman natanggap ko yun sa kanila ni Tapang. Ano eh. Hindi ako tumingin sa galit eh. Yung naging sira. Ang trig na ko kasi dyan yung mga bagay na naitulong mo. Kung paano mo nabago yung isang Pacboy, kung paano mo natulungan. Di ba? Di, yun yung tumingin ako sa ano, hindi ako tumingin sa galit ko. Tumingin ako sa mga bagay na naitulong niya sa akin, sa kung paano niya ako binago. Teka, nalilinawin ko lang ah. Ano ang sabi dito, lovely? Yung mga vlog namin, sinasabi niyong ginamit si Pacboy, nung nawalan siya ng page, yung mga video niya na ginagawa ko, yung mga content sa akin niya ina-upload sa page ko. Kaya guys, ako pa nag-e-edit nun sa sobrang tamad mo! Alam ko yan! Kaya nga eh, kaya nga. Ito trabaho ako! Kaya itong mga ano, itong mga oras na to, yung mga ito wala, mga... nalulungkot na ako kasi hindi na kami magkasama. Ito, niya kayo ka po, bang ina niyo. Masakit guys, pero kailangan natin tanggapin kasi tutusin, walang problema itong tao na to. Sobrang bait nito, sobrang bait. Hindi niya ako ginamit, tinulungan niya ako maging... Tinulungan niya ako mag-grow, yun. Pero ano... Ano lang ah... Nasabi ko lang na ano, kaya ako kinausap si Pacboy ngayon. Kasi ano eh. Oo, ito ko ngayon eh.
ayokong to si Galbo na lugmok. Nakita ko na ano siya, na stress. Ganyan. Ayoko na makita siyang walang-wala, ganun. Di ba, pangako ko sa'yo noon na aayusin ko yung buhay mo? Diba? Tulungan mo rin yung sarili mo. Itigil mo kung ano yung dapat mong itigil. Ah, tulungan mo kasi yung sarili mo. Kasi hindi ko na alam kung paano pag gumakaawa gagawin ko sa'yo eh. Bugsarado ko na nga, wala pa rin epekto eh. Di ba? Sila Norvin, di yan nagkulang din sa'yo. Ang bait nila sa'yo. Sobra. Oo, hindi yan nagkulang sa'yo. Seryoso. Nung kahit na magkasama pa tayo dito sa bahay, ang lagi kong kausap sa mga problema sa'yo, si Lovely lang. Lagi ko sinasabi sa kanya, di ba? Iyak pa nga ako. Lagi kong kausap si Lovely. Hindi ako naglalabas sa social media na ganito, may problema mo, ganito, ganyan, ganyan. Minsan na, gusto ko nang sabihin kung ano yung problema eh, pero ayoko na lang banggitin kung ano talaga yung ginawa mo, kung ano yung ginagawa mo. Di ba, para hindi naman sabihin ng ibang tao na, ay, ganito si Pacboy, ganyan. Hindi. Kung ano yung problema na lang ni Pacboy. Basta may problema, kumbaga, sa atin na lang yun. Di ba? Na para, ilantag pa yung ganun. May gusto ko ba sabihin? Ikaw, Chen, huwag kayong magtatakong makakasama pa ako ni Pacboy sa mga video niya. Pero wala na kaming love team. Kumbaga, puputulin na namin yon. Magiging magkasama kami bilang pamilya. Ganon, para ayaw rin namin ng magkakagalit kami. Ayaw namin ng ganon. Tutulungan pa rin kami. Tulungan ko si Pacboy. Gusto ko magkaroon ka ng sariling bahay. Yun. Yun talaga yung goal ko. Yun yung gusto ko. Tapos ngayon sila ako, Norvin, si Lovely. Tutulungan ka rin yan. Hindi ka mababayaan yan. Kaya nga sabi namin sa'yo, huwag ka magpakalugmok. Bangon, di ba? Kung ano yung pagkakamali mo, siguro, ano na lang yan, aral. Pinitik ka ni Lord na parang aral na lang yan, ganun. Di ba? Hindi natin masasabi kung ano yung mga mangyayari sa mga susunod na araw, di ba? Eh, ito, ano man sabi niya sa palis niya sa Pacboy, yung talagang solid. Okay, sorry. Kung ano yung ginawa ko. Tapos yung, dun sa mga nakita kong videos, masayaw ako. Di ko rin expect, ba't ko nagawa yun? Wala, yung masaya ako eh. Huwag na tayo magpakimpokrita. Ganun ako eh. Diba? Yun na yun eh. Kumbaga, naging masaya ako. Siguro sa sobrang saya ko, hindi ko na malaya na ang pangit na pala ng tingin ng tao sa akin. Ganun, wala eh. Yun eh. Ngayon ko lang ulit kasi naramdaman yung ganun. Sobrang saya. Yung sobrang saya, oo. Nandun talaga yung saya. Masaya talaga ako. Payo ko naman kay Pacboy kung meron mang dadating. Huwag ka muna magmadali. Ako kasi hindi ko alam kung nagmadali ba ako. Hindi ko alam. Masaya ako eh. Basta masaya ka. Yung tunay na saya yung hanapin mo. Yun. Kapag may dumating na ganun, go mo lang. Dati ko pa sinasabi sa'yo, di ba? Dati pa kami nag-uusap niyan last year.